Hey guys! Welcome back sa aking channel! Oh, hello pimples! Ang pimples ko talaga, sobra akong love kasi hindi ako iniiwanan. Yeah, so today it's Sunday, so kakauwi lang namin. Ako ko ba? But love na love ko to. Maybe it's purple, that's why. So, hello! Isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. So kung may naririnig kayong background kasi on yung TV. Yeah, so here we go again. Meron na naman tayong sit on video. So for today's video, I will be giving 10 facts about me. So napanood ko to kay na ba to kay Hillary. So, inisip ko na nakahiga lang ako ngayon. At tignan natin yung time. So, it's what? 3:07 PM. So, hindi ako makatulog ng tanghali. So, inisip ko gagawa ako ng video. And I will be sharing my 10 facts about me. So, first is takot ako sa ipis at saka sa daga. Kahit naman sino, takot talaga sa ipis. Lalo na yung ipis na nagmamarunong lumipad. Yung lumilipad-lipad, tapos daga. Yun yung mga daga. Lalo na kapag nasa bed siya, dati kasi sa bahay namin, meron daga. May daga. Yes, makatotohanan tayo. Pinoy, may daga kami sa bahay. So, di ba yung uso kasi yung sa bubong, sa sisame, tapos maririnig natin nagtatakuhan sila. Tapos gumagawa talaga sila ng hole, doon sila bumababa. Lalo na sa kwarto ko dati noon, meron yung tipis. Maririnig kong kinukot-kot-kot-kot niya talaga yung aircon. Pag yun narinig ko, hindi na talaga ako makakatulog. Hihintayin ko hanggang mag-umaga. Doon ako, kasi di ba pag umaga, hindi sila masyadong lumalabas. So hindi talaga ako matutulog, lalabas talaga ako, doon ako matutulog. As in. So second, kung takot ako sa ipis at saka sa daga, kumakain naman ako ng palaka. Yes, yung palakang bukid bang tawag doon. Na-try ko siya nung nasa Pangasinan ako. And ayun, masarap siya. Ginawa kasi noon. Akala ko hindi. Hindi siya masarap. Siyempre pala kasi naman naman nakakain ng palaka. Okay, may dumanaw. Ng palaka, tapos sa bukid siya. Pero nung ginawa siyang tinola, tapos yung gulay nun is, dahon ng sili, maanghang-anghang. Masarap siya, guys. Sobra niyang sarap. Yung makita niyo pang nakaganon siya. So, masarap siya. Try niyo yung daga. Tapos ginagawa minsan daw siyang prito. Pero hindi ko yung try. Na-try ko lang yung tinola ng palaka. But it's really yummy. Yung third is, ay, nabibay na. And third is Bieber natics ako. Sobra kong obsessed kay Justin Bieber. Yung tipong nalaman kong sila ni Selena umiyak ako. Dun yung tipong nag-break sila ni Selena, nagalit ako kay Selena kasi nalaman ko na may iba siya. Ganun. Tapos, and worse, na sobra akong na-stress, na sobra akong nasaktan, na sobra akong naiyak nung nalaman kong sila ni Hailey, then nagpakasal sila ni Hailey, and ngayon, ewan ko, hindi ko alam, hindi ko ma-express, hindi ko makita yung sarili ko. What if may anak na sila ni Hailey? Maybe it's Hailey is a good, it's a good naman, it's a good woman. Charot, it's a good woman. Close kayo. Pero siguro kasi, hindi ko lang alam, siguro ganyan naman siguro pag fan ka, na sobra kang obsessed dun sa ina-idolize mo, masasaktan ka every time na malaman mong may siya, di ba? So, basta sobra. Then, nalaman ko pang favorite niya pa yung Violet. Guys, yung tipong ini-imagine ko yung sarili kong maging kami, yung tipong kapag nagko-concert siya, nasa front seat ako, yung tipong ganun, yung tipong lalabas kami, nandiyan yung mga paparazzi niya, and hawak-hawak niya yung kamay ko na, pati ako na. Fourth, sobra kong obsessed sa tinapay. Any kind of tinapay, love bread or pandesal. Nakakaubos ako ng isang slice bread, yung gardenia. Oh, wala ha, hindi ako nag yung isang slice bread na yun, kaya kong maubos sa isang upuan. Kahit anong palaman pa yan. Pero sobra kong
gustong i-partner sa tinapay or kahit na anong tinapay, pandesalman yun or ano na pinapalamanan. Nutella. Kung walang Nutella, kung wala talagang cheese Swiss or kahit na anong palaman, kahit condensed milk lang, dinidip ko lang yan sa condensed milk. Mauubos ko na, nadadaan ko lang sa usapan. At diba ganyan yung tipong sabi mo, ay busog na ako, pero madadaan mo sa usapan yung pinakinakain mo. Yung tipong dati yung tita ko, bumibili siya ng isang tinapay. Tipong dumating sa point na itatago na niya kasi ako lang makakaubos. Ewan ko guys, sobra, hindi ko alam. Basta, talagang nasasarapan ako sa tinapay. Yung tipong, pag hindi ako kakain, masisira lang sa bahay. Pero pag ako kakain, alang dalawang araw, mauubos na siya. Kahit condensed milk pa yan, kahit cheese Swiss pa yan, kahit peanut butter pa yan. Pero favorite ko talaga yung Nutella at saka ng condensed milk. Okay. Fifth, favorite movie ko is A Walk to Remember. Yung tipong kahit ulitin ko siya, naiiyak pa rin ako yung part na sinabi na ni sabi yun? Favorite movie pa, hindi ko alam. Niya kay Landon, na meron siyang sakit. Meron siyang sakit. Naiiyak ako doon. Ewan ko, siguro 100 times or ilang beses ko na siyang napanood. Naiiyak pa rin ako, guys. Yung tipong kakanta niya, "And I pray, yun and yun, yun ba yun? Only hope." Okay, six favorite series ko is Nikita at saka XOXO, Gossip Girl. Yun, favorite ko yung Nikita. Tapos, yung part ko dun yung, ano, yung kinis nung friend nila, si Nikita, tapos nagalit si Anna. And then yung Gossip Girl, yung XOXO, Gossip Girl, CB at saka, okay. Sakto. Yes. Sinakto. Okay, sige! Number 3. Number 4. Very good! Ganyan talaga! Okay. Sige, tinitiis ko na nga yung init dito para matapos na tapos sila. Sa harap talaga ng bahay. Okay, then next 7 or 8. Ano, takot ako sa dal. Yes, babae ako, pero sobra akong takot sa dal. Lalo na yung ano ng tito ko, yung manikin na kapag sa, yun sa ano, sa ambulance. Diba meron silang sample ng manikin kung saan sila magpa-practice. Takot ako doon, tinakot ako ng mga pinsan ko, sobrang hindi ko kaya. Lalo na yung doll na nagbubukas yung mata, nagsasalita, na naglalakad. Ewan ko ba, sobrang takot ko sa kababaeng kong tao. Ewan ko, siguro lalaki ako na nasa isang katawan ng babae. Hindi ko talaga kayang ma-team na maglaro ng mga dolls. Favorite ko car. Okay, 8. Ano ba? Ano pa ba? Hindi ako nagsusuklay. Hindi naman sa hindi nagsusuklay. Alam niyo, kapag magsuklay lang ako, kapag kakatapos kong maligo, then, di ba usually, bago matulog, nagsusuklay. Or, pagkagising, magsusuklay. Ako, hindi. Pagkagising ko ng umaga, gaganyanin-ganyanin ko lang siya. Ang haba na ng hair ko. Gaganyan-ganyanin ko lang. Tapos, itatali ko siya. Tapos, hilig ko yung magtali na yung ibababa. Ikaganon, tapos, ay. Eh, ganun. Ganun ka lang siya tinatali yung hair ko. Hindi ako ganun mag, ano. Kasi alam niya yung hair ko, sobrang haba na niya talaga. Ala pa akong tayo magpagupit. And gusto kong magpareban. Kaso, hindi, in-advise ng mga tita ko na pangit, maganda na yung hair ko, straight na yung hair ko. Huwag na daw kasi masira. Kasi kapag magpareban ka, kailangan after 6 months ata, 4 or 6 months, alam mo, magpareban ulit. So, ayan. Sobrang haba na ng hair ko. Yun, hindi ako nagsisira. Okay, 9. Ano pa ba? Sobra kong iyakin. Mababa lang yung luha ko kapag konting kembot, konting kibot. Naiiyak na ako. Tapos, lalo na sa movie, kapag romantic movie or nakakaiyak. Mga nangangampanya. Ayun, so, ano ba yung sinabi ko?
iyakin ako yun. So, iyakin ako, madali lang akong umiyak, lalo na kapag yung nakaka-touch yung stories or may mga something na nagpapaiyak sa mga magulang. Yun, naiiyak ako. Sobrang mababaw lang yung luha ko. And, kapag umiiyak ako, sisipunin ako agad. Ayun. So, 10! Last! Yung last ko naman is sipunin ako. Hindi naman yung sipunin. Kahit ngayon, no, medyo sinisipun ako. Hindi sipunin dahil sa kapag umuubos yung may sipon. Allergic ako sa dust. Wow! Allergic sa dust. Allergic ako sa alikabok or anything na powder. Kaya, pag nagme-makeup ako, hindi ako naglalagay ng powder, face powder, or kahit Johnson's, hindi ako naglalagay. So, siguro concealer lang sa mata, sa mga pimples, tapos pat of, alam niyo yung sa baby, yung pinapat lang yung powder, yung ipat ko ng isang ganun, tipong ala, tapos igaganun ko siya para lang hindi magmukhang dry kapag lalagyan ko ng lip tint yung face ko. Kasi, kapag nakasinghot lang ako ng alikabok, kaya pag naglilinis ako, kailangan nakamask ako, or kahit umalis, minsan nakamask ako. Kasi, konting ano lang ng alikabok sa akin, sisipunin ako, and yung sipon na yun, ilang araw bago mawala. Then, hatching ako ng hatching, hanggang sa babara siya, mahirapan akong matulog. And kapag pinipress ng ibang tao, katulad kay Yad, pag ginaganyan siya ng ibang tao, sisipunin ako agad. Kaya pag ginaganon ako ng mga pinsan ko, I won't let them. Kasi sisipunin ako. Pero pag ako, ala, pero pag iba, yung sisipunin ako, sobrang nakaka-stress yung hatching ko. Pag ako hinatching, kabilang baryo maririnig. So, sobrang yung hatching ko. So, that's it guys. My 10 facts. So, sana na-amazed kayo, na ano kayo sa mga pwede kong i-share. And, ano oras na ba? So, it takes only 30 minutes for me to film this. And, sobrang init. Kailangan ako madaliin. Kasi nasa kwarto lang ako. At tinitiis ko. At pinapaypayan ko lang yung sarili ko. Kasi kapag nag-electric fan ka, wala din kasi akong electric fan. Kasi yung room ko, meron ng ganyan. Ayun, nakita nyo kayo sa aircon. Meron na malaki na siya. Mahangin. So, ngayon, ewan ko ba't walang hangin. Pero pag ano, mahangin siya. So, that's it guys. Thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and share the good vibes with your loved ones. Bye! Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.